CJ. Over to Irvine. You must have turned out. And Calvin, a rip off. Calvin, a rip off. Slam it home. Thompson diving. Beat off the bar. Earl Scotty Thompson. Mga brods, timeout muna. Gusto nyo ba kumita na kahit nasa bahay ka lang, ikikita ka na kahit nanonood ka lang ng mga paborito mong kupunan sa kahit anong liga, dito ka na sa 1xBet. Pwede ka nga tumaya or magbet dito mapa PBA, NBA. At saktong-sakto na force na ng Boston Celtics ang Miami sa Game 7, mga brods, do or die game na yan at malaki-laki ang mga bet dyan. Tapos nagsimula na rin ang ating PBA on tour, kaya i-bet nyo na ang paborito nyo kupunan, mga brods, dahil malaki ang balik ng money dito. Unang deposit mo, ibibigyan ka agad ni 1xBet ng 7,000 pesos deposit bonus. So para makapag-register, i-click lang ang link dyan sa pin comment section sa ibaba at gamitin ang promo code na 1xOverrated. So bet na, mga kabrod! Hey mga brods, mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Joshua Monzon, dahil alam naman natin na nasa Northport Batam Pier ito at nakaalis na rin ito pong si Robert Pollock, papunta na rin ng Japan, at gusto nga nila na isunod ito pong si Joshua Monzon. Yes mga brods, pero meron namang humaharang naman, mga kabrods, dahil alam naman natin busy rin yung mga PBA teams natin ngayong PBA on tour, kung saan ito ay PBA pre-season, mga brods. At dito nila pinaplano yung mga players na gusto nilang kunin, mga brods. Pero ito pong si Boss Al Francis Chua ay gusto na niyang bakuran ito pong si Joshua Monzon. Alam ko nga sa pagkawala ni Robert Pollock, mas lalaki ang minuto nito po ni Joshua Monzon at mas makikita natin yung skills nito po ni Monzon, mga kabrods. Pero ito nga, knowing na nagkakaroon na ng mga offers sa ibang bansa maski PBA players, mga brods, naalarma na ito pong SMB na narinig nila na ito pong si Monzon ay isusunod daw nila, dahil alam natin na malapit na lang din, kasi dahil itong si Pollock ay teammate niya ito pong si Monzon, syempre i-refer rin ni Pollock yung mga teammates din niya, di ba, mga brods, lalong lalo na yung skill set ni Joshua Monzon. Kaya ang gagawin dito, mga brods, ha, ng SMB ay babakuran si Joshua Monzon at ito ang gusto nilang kunin. Bakit nga ba, mga brods? Magiging magandang kombinasyon nga daw kasi ang mangyayari dito kapag si Monzon at si CJ Perez na ang magiging duo guard neto po ng SMB. Dati kung sa Ginebra meron tayong Fast and the Furious kung si Mark Kagiwa at si Helterbrand, pero dito sa SMB magkakaroon din sila ng Monzon at Perez trio na parang Fast and Furious din. Dahil kung mapapansin nyo, gustong gusto rin ng SMB yung skill neto po ni Monzon. Mabilis na point guard, malaking point guard, parang CJ Perez din maglaro, mga brods. Talagang may passing din naman ito pong si Joshua Monzon. Dati pa natin nakikita yan, mataas din tumalon. Kaya nga, yung skills na ito ni Monzon ay gusto nilang ma-maximize at may potential talaga ito pong manlalaro na ito. Hindi nga lang ganun katunog ito pong si Monzon, dahil puro trade doon, puro trade dyan. Dahil yun nga, hindi rin siya consistent sa magandang kupunan. Pero pag napunta ito sa magandang programang kupunan, dun sa champion team, syempre mahahawa rin ito. Ito pong si Monzon at mas makikilala ito dahil magaling din naman na talaga maglaro ito pong si Monzon. Exciting na player ito. So ito nga, ito pong si Romeo, alam ko nag-excel ito ngayong pre-season dahil binabalik nila yung laro ni Romeo. Na Perez naman, baka mabisi yan sa FIBA World Cup, baka hindi ito paglaruin ngayong pre-season, hindi ito ibababad. Pero itong si Monzon ay ito ang plano ng SMB ngayong pre-season, mga bros. Imbis na kunin ito sa Japan, why not offeran ito ng malaki? So ikaw, mga bros, tingin nyo ba sa lahat po ng mga SMB fans, bagay ba si Monzon at magiging magandang duo guard? At syempre sali na rin natin si Romeo dyan, trio guard, mga brods, ha, itong si Monzon kasama nila. Komento mo lang ang opinion mo dyan, mga brods, at isa-isa natin yan. Titirman po tayo sa kabila balita naman natin, mga brods. Ito nga pong si Jet Roy Rosario ay ganun din ng issue, mga kabrods. Ito pong si Jet Roy kasi nagde-demand ngayon ng trade sa Blackwater Bossing at nagpa-find ito ng mga opportunities sa ibang bansa. Yes, mga brods, mapa Taiwan, mapa Japan, mapa Korea, gustong kunin or i-grab
ni Troy Rosario yon. Alam natin may pamilya rin itong si Troy. Eh, syempre naiinggit din yan sa ibang bansa sa mga players natin dito, mga brods, ha? Syempre. So alam ko nga, mga brods, mas magiging maganda itong si Troy Rosario kapag mas maging maganda yung kuponan niya, dahil yung Blackwater Bossing hindi naman ganun kaayos na kuponan ito, kaya nga medyo tinatamad ito pong si Jet Roy. At ito nga, may mga rumors tayo at reports tayo dito, mga brods, na ito pong Barangay Nebra San Miguel, kung naririnig nyo na ito dati na gusto talaga nilang kunin, ito pong si Troy Rosario, mga brods, mapa 2020-2021 noong panahong gustong i-trade ito ng TNT dati, interesado ang Barangay Nebra na kunin ito pong manlalaro na ito. Ang kaso nga lang, pinabalik-balik ng TNT ito sa Blackwater Bossing para hindi nga ito makuha ng mga SMC teams. Pero ito nga ang Barangay Nebra San Miguel, syempre gusto nilang itong i-reach out ang Blackwater Bossing management, coaches, staffs, para nga makuha nila ito pong si Troy Rosario. Lalabanan nila yung offer ng MVP dahil balak nga ng MVP group na ibalik itong si Troy sa TNT, dahil naandun na rin si Calvin Oftana na dati nilang gustong kunin. So yun ang mangyayari, mga bros. Pero ito pong Barangay Nebra San Miguel, may mga magagandang offers ito para sa Blackwater Bossing, para nga makuha nila ito pong si Jet Roy Rosario. So kung makikita nyo naman sa laruan ni Troy Rosario, not bad pa rin kahit papaano. Kahit may edad na ito pong player na ito, hindi pa rin naman nawawala yung kanyang consistency sa laro. Pero yun nga, isa rin kasi sa mga dahilan kung bakit ito trinade dati ng TNT Tropang Giga, dahil yung sa pagka-inconsistent ni Troy Rosario sa mga semis, sa playoffs, sa mga broads. Pero syempre, ito pong Barangay Nebra naman, kahit ganyan ang player nila, syempre, mas tinitrain pa nila lalo ito. Mas minamaximize nila yung potential ng player. Itong si Troy Rosario, pag nahawakan ito ni Coach Tim Cohn, alam ko nga, magiging malakas na forward ito para itong magiging nag-groom nila, nakatulad ni na Jamie Malonzo, Jeremiah Gray, mga kabrods, diba? Pinapalakas talaga yan ng Hinebra. So ito pong si Jet Troy, kung mapapansin nyo, isang 6'7" forward, mga kabrods, malaki-laking forward ito, stretch forward pa, athletic na player na kay Troy na ang lahat. So ngayong pre-season, mga kabros, alam ko wala naman dyan sina Coach Tim Cohn, Jamie Malonzo, Scotty Thompson at Japet Aguilar, dahil nagpre-prepare nga sila sa FIBA World Cup 2023. Kaya nga ngayong PBA pre-season, focus sila sa mga trades ngayon. At itong si Troy, pinitignan din nila at minomonitor nila yung laro nito ngayong pre-season sa Blackwater Bossing. At yun nga, mga bros, pag may nakitaan sila ng maganda sa kondisyon ng katawan ni Troy Rosario ngayon, itutuloy nila ang trade sa Bossing, mga kabrods. Pero syempre, sa lahat po ng mga Barangay Nebra fans, sa tingin nyo ba, ito pong si Troy Rosario ay babagay ba sa Barangay Nebra San Miguel? So komento mo lang ang opinion mo dyan, mga bros, ha? At iisa natin yan. So salamat po sa panonood, mga bros. This is Overrated Highlights lang. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone.